Bakit nga ba laging trending ang mga speech ni Robin Padilla? Ito po at panoorin natin para magkaroon po tayo ng idea. Na po sa lahat, magbigay po gay lang po ako sa ating Panginoong may likha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahir wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Diyos sa inyong lahat. Mga mahal kong genuine Ilocano! Isa pong kaligayahan para sa akin ang nandito sa inyong harapan. Ako po'y nagkaroon na ng ilang minuto sa aking pagkanta. Pinagtiisan niyo po yung boses ko. Maraming salamat po. Ako po'y nagpapasalamat unang-una kay Apo Bongbong Marcos. Pangalawa po sa anak ng aking pinuno na akin pong binigay ang aking 6 na taon ng buhay ko, Miss Sara Duterte. At sa lahat po ng mga senador, mabuhay po kayong lahat. Mga kababayan kong Ilocano, nasabi na po nila lahat ang magagandang bagay. At yun po ay susundan ko kung ako'y papala rin. Isa lang po ang hihilingin ko sa inyo. 24 po ang senador. Meron na pong 12 doon. Ang kalungkutan lang po dyan, wala pong isang Muslim. Nandito po, sa kaliwa ko, marami pong mga Muslim dito. Gusto ko pong malaman po ninyo, sa populasyon ng Pilipinas, 15% po dyan ang Muslim. Ngunit nakakalungkot po, magmula po noong 1995, wala na pong naging Muslim na senador. Kaya mga mahal kong kailian, ako po'y mag-a-apply sa inyo. At pinapangako ko po sa inyo kung ano po ang mga naumpisahan ni Apo Lacay Ferdi, katulad po ng Tripoli Agreement. Yan po ang isang pinakamagandang agreement na naibigay sa mga Muslim. At utang na loob po namin yan sa inyo, Pamilyang Marcos. At itinuloy po yan. Yung Tripoli Agreement, nanganak po yan at naging Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. At yan naman po ay utang ng mga Muslim kay Presidente Duterte. Kaya po, kaming mga Muslim, ang aming katapatan ay ipinupuhos po namin sa 2 taong ito. Sapagkat nakikita po namin na ang pag-asa ng kapayapaan ay walang iba kundi nasa kamay ng ating future President Bongbong Marcos at sa kamay po ng ating future Vice President Sara Duterte. Kaya sana po mga mahal kong kailan, huwag niyo pong kalimutan, number 49, Robin Hood, Bad Boy Padilla. Maraming salamat po. Once again, number 49 sa balota, Robin Padilla. Ngayon sa Senado, meron na tayo ang utol natin sa Senado, Robin Padilla! Mga mahal kong kailan, maiksi lang po yung aking sasabihin. Lahat po ng magagandang paliwanag, mga magagandang plano ay sinambit na po ng aking mga kasama, ng aking mga senador na kasama. Ang akin lamang pong pakiusap po sa inyo, mga mahal kong kailan.
I love you too. Ayat ating kita. Alam niyo po, sa populasyon po ng Pilipinas, tayo po ngayon ay nasa lagpas ng 100 million. 15 million po dyan ang Muslim, katulad ko po. Diyan po sa usapin na yan, nagkakaroon po ng problema sapagkat diyan po sa 15%, wala pong kahit na isang Muslim na senador. Hindi po ito tama, mga mahal kong kailan, sapagkat demokrasya po ang ating bansa. Kailangan bawat, lalo na po sa mga Moro, sa mga katulad naming Islam, dapat po meron silang representasyon sa Senado. Magmula po noong 1995, wala na pong senador ang mga Muslim. Kaya po, mga mahal kong kailan, nandito po ako sa inyong harapan upang makiusap po sa inyo na sana po bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagsilbi at maging boses po ng mga kapatid ninyong Muslim. Alam niyo po, kanina binanggit ni Attorney Gaton ang ating iniidolo na si Apo Ferdi, Apo Lakay Ferdi. Kung si Attorney Gaton ang Batman, ako naman po ang Robin, takapagtanggol niya. Marami po dyan na hanggang ngayon hindi ko alam kung ano galit nila kay Apo Lakay. Pero ako, kahit ho, basahin nyo ang mga sinasabi ko, mula noon hanggang ngayon, pinagtatanggol ko po ang ating Apo Lakay sapagkat Ilocano man, hilaw nga lang. Pero sana, tandaan nyo po, kung sino po ang unang-unang nagbigay ng napakagandang agreement sa mga Moro, sa mga Muslim, ay yan po si Ferdinand Marcos. Siya po ang nagbigay ng Tripoli Agreement. Ito po ang pinakamagandang agreement sa lahat ng agreement at ito po yung tatay ng mga agreement na sinundan po ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po, mga mahal kong kailan, nakikiusap po ako sa inyo, bigyan nyo ako ng pagkakataon. At sana po, mga mahal kong kailan, yung akin pong iniidolo na mayora, alam nyo, bagay na bagay po sila ni Bongbong Marcos, ni Apo Lakay Bongbong Marcos. Sapagkat, alam nyo po, ang katangian ni Mayor Duterte, napakatapang po nitong babae. Hindi ko po makakalimutan, doon sa Davao, merong isang siga-siga na sheriff na pinalalayas yung mga squatter. Alam niyo po kung anong ginawa ni Mayor Sara? Binigyan ng hook. Ganyan ho siyang klaseng tao. Kung paano niya ipagtatanggol ang mga mahihirap at nangangailangan. Ngayon naman po, si BBM. Sir, maraming salamat ha. Kaibigan ko po ito. Kami po'y may pinagsamahan. Alam po niya na kailangan ako ng tulong. At sa mga oras na to, tinutulungan niya po ako na mapalapit sa inyo. Kaya gusto ko pong magpasalamat ng buong buo sa iyo, our future president. Maraming salamat po. Ma'am Sara, maraming salamat po sa inyo. Ako po'y talagang, alam nyo naman, na diehard Duterte. At syempre po, sa aking uncle. Uncle! Nakalimutan mo na yata ako. Uncle, huwag mo akong kalimutan, ha? At sa lahat po ng mga senador ng unit team, syempre po, kay Batman, Robin, kay, siyempre po, kay Teodoro, Gibu Teodoro. Ito po, kahit sa Facebook po, kinakampanya ko. At siyempre po, ang tagapagtanggol ng Pangulong Duterte, Harry Roque. At sa ating pong governor, at sa ating pong Dante Marculeta, partner ko rin po ito. At siyempre po, sa Tingog, Boss Martin. Maraming salamat po, huwag niyo pong kalimutan.
Number 49 po ang inyong nag-iisang bad boy, Robin Padilla. Maraming salamat po. Oh, anong masasabi ninyo? Hindi naman siguro kawalan kung isasama natin si Robin Padilla sa ating mga boto.